Hello everyone, welcome to another vlog, another day, another vlog. Samahan niyo ko guys sa aking pagbe-bake. Gagawa tayo ngayon ng mozzarella cheese bread. E ano pang inihintay? Let's go! Umpisa na natin, naglagay ako ng 3 cups and 3/4 cups na flour. At 3 tablespoon of powdered milk. Na 1/2 tablespoon of white sugar. Naglagay din ako ng 1/2 teaspoon of salt, 2 teaspoon of yeast, and 1 cup of water. Kapag medyo kulang ang water natin sa ating dough, ay magdadagdag na lang tayo, paunti-unti. At ayan na guys, umpisa na natin ng pagmimix ng ating dry ingredients. Ngayon nga, nakalimutan ko pala maglagay ng isang 1 medium egg. At isusunod natin ang 3 tablespoon of butter. And then, imimix natin hanggang sa mag-smooth ang ating dough. Ulitin ko guys, kapag medyo dry ang ating dough, kailangan natin mag-add ng paunti-unting tubig hanggang maging smooth ang ating dough. So, ito na guys, ready-ready na ang ating dough. And then, maglalagay tayo ng konting oil. And then, ililib natin siya ng 1 to 2 hours para mag-double size ang ating minix na dough. So, kukubira natin ng plastic wrap at tublihan na lang natin ng kitchen towel. At ito na nga guys, nag-double size na ang ating dough. Kaya kailangan na natin i-prepare ang ating mozzarella cheese bread. Ang ganda ng outcome ng ating dough. At para lang akong naglalaro at ipoform ko yan na parang balls. Pagkatapos, hahatiin ko yan into pieces. Kaya guys, kung may time kayo para matutong mag-bake, itry nyo na kasi magandang libangan ito. Pag naisipan ko guys na mag-bake, chine-check ko muna kung mayroong kaming mga ingredients sa kusina. Mahirap din kasi kapag naumpisan mo na, tapos may kulang kang ingredients, yun pala wala ka sa kusina, di masasayang din ang ating mga prepare na ingredients. Kaya siguraduhin muna natin na kumpleto tayo sa kusina bago natin umpisahan ang pagbibake. So ayan guys, nagawa ko na lahat, na prepare ko na, nagawa ko na ng parang balls. And then ipa-flatten ko yan at lalagyan ko sa gitna ng mozzarella cheese. Ganun lang guys, kadali. Hindi mo na kailangan bumili para makakain ka ng mozzarella cheese. Gawin mo na lang sa bahay. Sure ka pa na healthy yung gagawin mo. Mahirap din kasi guys na hindi nag-iiwan ang amo ng budget dito sa bahay. Dati, kahit na may binigay siyang budget sa bahay sa chuper, ay nag-iiwan pa rin sa akin ng pera. Pero ngayon, nung umalis siya, hindi siya nag-iwan ng pera. Marami po akong pagkain sa freezer, pero nga guys, lalo na sa pang-ulam, ay ayaw ko na ng manok kasi parang nahalata ako kapag kumakain ako ng manok, nagkaroon ako ng allergy sa aking mukha. Maraming bilog-bilog na parang butlig-butlig. At yun ang iniwasan ko na magkaroon ako ng hindi maganda. Pangit na nga ako. Tapos magkakaroon pa tayo ng buni. Eh di lalong papangit tayo. Char. Okay lang naman sa akin. Basta may bigas, may pang-ulam. Pero gusto ko sana mga gulay-gulay. Kaso nga wala na kaming mga gulay-gulay. Kaya yun. Kung ano lang nung nandyan sa freezer, yun na lang ang kakainin ko. After 20 minutes na na-rest ang ating mozzarella cheese bread, ready na po siya sa oven. Ibe-bake po natin ng 15 to 20 minutes, 350 Fahrenheit. At ayan na nga guys yung ating mozzarella cheese bread. O diba? Madali lang i-bake. At habang mainit pa, lalagyan natin siya ng butter on top para maging shiny ang ating mozzarella cheese bread. Kaya ano pang hinahantay nyo? Try nyo na mga sis kung mayroon lang naman din kayong oven. I-try nyo na, madaling-madali lang talaga ito. At ayan, ready na ang ating mozzarella cheese bread. Huwag nyong kalimutan guys, mag-follow sa aking page at sa aking YouTube channel. Thank you for watching!